guys! Welcome back to my channel! So for today guys, ang gagawin natin is bibigyan ko kayo ng tips. Kasi maraming nag-PM sa akin before na, uy, ay, bakit parang medyo pumapayat ka yata? Pahak, diba? Ang hirap naman talaga mag-diet, lalo na kung nasa bahay ka lang, tapos parang kain, tulog ka lang, tapos ako ah, natuto pa ako magluto ngayong ECQ. Yay! So, nung first few months ko ng ECQ, talagang nadagdagan talaga yung weight ko. And then, I discover something na parang sabi ko, hindi to pwede ah, kasi baka mamaya, di ba, paglabas ko ng bahay, oh my God, ang laki ko na. Kaya, ayun, nag-research ako, and then, nag-try ako, and then, boom, ayun, paggamit ko doon, talagang parang, medyo, parang, sabi ko, ang galing, effective pala to, and marami siyang benefits, guys. So, ano ba yung gagawin natin ngayon? Okay, gagawa tayo ng DIY na ginger lemon honey tea. So, ayun guys. Okay, yung mga gagamitin lang natin. Siyempre, unang muna dapat meron tayong ginger or luya. Bawas na siya guys kasi sa pagkakaalam ko, almost 3 weeks na akong gumagamit ng ginger honey lemon tea. And then, siyempre, ang ating lemon. Yes, ang lemon. Yan. Dati ginagamit na talaga namin to guys. Nung ito kasi, ang alam ko talaga dito, before, pang detox talaga siya. So, ginagamit ko talaga siya before. Minimix ko lang siya sa water. Okay. And then, syempre, ang honey. Honey, ayan. So, mura lang to. Meron siya sa mga market na mura lang. So, hanap kayo dun. At syempre, meron tayong water. Yung water natin, lalagyan natin siguro mga isang baso lang. So, ayun guys, syempre, una muna, i-ready na natin. Hugasan muna natin yung luya. Tapos, ika-cut lang natin siya sa maliliit. And then, ang gagawin lang natin ay papakuluan natin siya dito. Yay! Ang cute na lutuan ko, no? Shout out to Edmar. Ayan, online shop. Sobrang quality ng mga gamit nila, guys. Nung nag-lockdown ako, nag-research kagad ako ng quality na pwedeng hindi ko na kailangan ng kalan or ng gasol. So, ito, isaksak ko lang siya, guys. Ayan. So, kung kayo ay isa o dalawa lang naman sa bahay or pwede rin siya for in case na mawalan kayo ng gas. Okay. Pwede nyo siyang gamitin agad on that spot. Okay. So, shout out po sa Edmar online shop. Sobrang thank you po. And then, so ayun na guys, simulan natin to. Magagayit na ako ng luya, tapos papakaluan natin siya sa water. So ayun guys, kung nakikita nyo, hiniwan na natin siya sa maliliit na peraso and then hinugasan na natin siya. So ready na siya para pakaluan natin. So lalagyan na natin siya ng water. Okay, itantsahin nyo lang din. Okay, so yan, nilagyan natin siya ng water. So guys, papakuluan natin siya ng 5 minutes. Ayan. 5 minutes guys. Ayan. So wait natin siya until 5 minutes. Okay? Wait. So ayan guys, kung nakikita nyo, kumukulo na siya. Ayan. O, diba? Kumukulo na siya guys. So, alam nyo ba guys, na kapag kumukulo din ang luya, tapos diba, ayan, pagka-open mo na ganyan, pwede mong langhapin yung usok. Ayan. Meron din siyang advantage para sa mga may sipon, sa mga may asthma. Ayan. So, 5 minutes na siya. So, papatayin na natin siya at isasalin na natin siya sa baso. So, ayan guys. Kung nakikita nyo, okay, medyo yellow yung water na kasi lumabas na yung katas nung ginger natin. So, ngayon, after natin siyang ilagay sa baso, papatakan naman natin siya ng lemon. Kung wala kayong lemon, guys, pwede kayong gumamit ng kalamansi. Okay? So, after natin siya lagyan ng lemon, lalagyan natin siya ng honey. So, kung wala naman kayong honey, pwede nyo rin lagyan ng isang kutsarang asukal. Okay, so, ayan guys, lalagyan na natin siya ng lemon.
Pipigaan lang natin. Alam nyo guys, sobrang sarap nito. Halos every morning and every night, ginagawa ko siya. So, nalagyan na natin yung lemon. Lalagyan naman natin siya ng honey. Ayan. So, ayan, nalagyan natin siya ng honey. Tapos, tignan nyo guys, pag hinalo natin siya, diba? Mas naging refreshing yung itsura. Sobrang sarap neto guys. Tapos yung amoy niya, ay nako, grabe. Sobrang nakakatakam siya. Nung una, hindi rin ako sanay uminom ng ginger, pero nung nasanay na ako, ayun, hinahanap-hanap ko na siya. Hi guys! So, ayun, tapos na natin gawin ang ating ginger lemon honey tea. So, ayan. Ang amoy, ang tamis ng amoy niya. Depende naman kasi sa inyo kung dadamihin niyo ng honey. Guys, kasi ang honey is may advantage din siya. So, kapag makate or masakit yung lalamunan nyo, yung natural honey, pwede nyo siyang ilagay dito, guys. Or, kung wala man lang kayong luya or lemon, calamansi. Okay, tapos sa warm water, pwede rin. So, ayan, guys. Tapos na natin siya. Okay, so papalamigin ko muna siya. So, depende sa inyo, guys, kung gusto niyo siyang inumin ng puro ng ganito sa isang baso, or kung gusto mo naman, ihalo mo siya sa water na maligamgam din. Ilagay mo siya sa isang tumbler. Okay, so for the whole day, yun yung iinumin mo. Yun yung magiging water mo. So, ganun yung mga ginawa ko, guys, noong mga nakaraan. And then, every morning, night, ginagawa ko siya. Sobrang nung una, hindi ako sanay. Kasi parang, diba? Ganun yung sobrang maasim na maanghang. Tapos gumuguhit talaga siya, guys, hanggang dito sa chan, ganyan, sa sikmura. Yun pala, guys, yung advantage niya. Nakakagamot din siya nung sa mga acidic, ganyan. Tapos, guys, sa inflammatory din natin. At, syempre, kapag nahihirapan kang huminga, tapos kapag may ubong, may sipon, okay, so pwede nyo i-search yan sa Google, baka sabihin nyo nag-i-invent lang ako, guys. And then, guys, ang advantage din niya is, nagtataka ako kung bakit parang bukod sa dito lang ako sa loob ng bahay, bakit parang nag-glow yung skin ko. Yung iba kasi, di ba, maputi lang talaga siya. Pero yun sa akin, nakikita mo, parang ang healthy talaga, yung mga balahibo ko. Ayan o, isang way lang siya. Charot. Hindi, parang, yun nga, nakita ko rin siya sa Google. Nakakapagpaganda rin siya ng skin. Yes, nakakapagpaganda rin siya sa skin. At syempre, ang inaabangan ng lahat is nakakapagpapayat po talaga siya. Oo, nakakapagpapayat siya. Bakit? Kasi kapag ininom mo siya, let's say morning, gumawa ka nito sa umaga at wala pang laman ang iyong chan, tapos ito yung ininom mo, mag-ka. Okay, yun lang yung side effect niya. Pero hindi naman kagaya nung iba na as in dire-diretso, okay? So, nagtatanggal talaga siya ng mga bacteria and nakakagamot siya ng infection. So, nakakapag-detox talaga siya kasi may honey siya tapos may lemon pa. And alam naman natin na ang luya is ito talaga yung mga ginagawa ng mga ninuno pa lang natin noon na gamot sa mga sakit nila. At syempre, dahil sa lumalala na sakit ngayon na COVID-19, isa to sa mga advisable na pwede nating gawin sa bahay lang, no? Pwede natin siyang gawin sa bahay na gamot natin, homemade natin sa bahay. Okay? Kasi sa sipon, ubo, ayan, pwede siya sa masakit ang tiyan. So, marami siyang advantage, guys. And yung nakakatawa talaga dito is yung nakakapagpapayat siya, nakakapagpababa siya ng tingkang. Oo. So, ayan, tignan nyo na lang sa picture ko. Ayan, o, diba? O, yan ako nung nagsisimula yung ECQ, tapos hanggang sa ito na siya yung latest ko. Diba?
perfect. O, oh, diba? So, ayun guys, kung gusto nyo naman talaga pumayat, pumayat din guys. Disiplina lang din po kayo sa katawan nyo, tapos mag-workout kayo. Yung paglilinis-linis ng bahay, exercise na rin po yun. Gawin natin siyang routine sa araw-araw, diba? Kung tinatamad kang mag-jumping jack dyan or mag-workout, diba? Sa mga gusto naman matuto mag-workout, you can download any apps, guys. Meron yan sa cellphone na pwede nating gawing guideline para tayo ay makapag-workout sa bahay lang. And then, disiplina sa mga pagkain. So, napakahalaga talaga na meron tayong mga natural herbal tea na iniinom natin, mga fruits, vegetables, kasi hindi naman lahat ng mga gusto natin is nakakain talaga natin. Lalo na yung iba, wala tayong choice kung di maging unhealthy food yung kinakain natin ngayong lockdown. So, ang advice natin is maging conscious pa rin po tayo sa health natin. Ayan. So, para ma-maintain natin yung body goal natin. Huwag tayo masyadong kumain ng mga cholesterol at matataas sa sugar. Ako ay admit dati mahilig ako sa milk tea as in everyday, sa chocolate. Pero ngayon, ayoko na talaga. Sobrang iniingatan ko na yung inalamunan ko, okay? So, dahil nga sa ang hirap magkaroon ng sakit, diba? So, ayun lang guys. Sana nakatulong sa inyo ang bagong discovery ko na ginger tea, lemon tea, honey tea. Sobrang sarap nito guys. Baka sabihin nyo hindi ako umiinom. So, inimin natin. Sarap. Grabe. Ang sarap. Mas okay yun kung nakababad muna talaga yung ginger, yung luya, sa mainit na tubig kasi mas kumakatas pa siya. Okay, so, actually, bitin sa akin yung isang ganito. So, pero mas masarap kasi siya kapag puro kesa ilalagay ko siya sa tumbler. So, ayun guys, kesa magkape kayo, ito na lang yung inumin nyo. Pwede nyo ibigay ito kay mama, kay papa, kay lolo at lola. Diba, nakakapagpataas siya ng immune system natin. Okay, ang ating kailangan palakasin ngayon. More on vitamin C, lemon, okay, and ginger. So, ayun lang guys, I hope na nakatulong sa inyo itong video na to at maging healthy tayo ngayon dahil sa nangyayaring crisis, ang kalaban natin ng COVID-19, ingatan ng ating mga sarili. And guys, don't forget to subscribe on my YouTube channel for more videos. And sa lahat po ng aking mga online social media accounts, ayan, nandiyan na siya. So, follow nyo lang ako dyan, guys. At kung meron po kayong mga suggestion na pwede kong i-vlog, just comment below, okay? Para sa mas marami pong video, okay? And shout out po kay Ate Jenny Manaba. Thank you so much, ate. Kaya maganda ang aking lips today. Pak! Oh. Thank you po sa LA Coloring Lipstick and sa para sa Nestle Hot Choco. Meron akong magagamit every time na mag-vlog ako, hindi ng lip tint. And makapag hot chocolate din po ako habang nag-edit ng vlog. Thank you so much, Ate Jenny Manabat. God bless po. Shoutout po sa inyo. At thank you so much, guys, sa mga sumusuport and patuloy na nanonood ng aking mga video. Go, go, go! Please support me hanggang sa tayo makarating. I'm sure kasama ko kayo and thank you for watching. Bye!